Sa video na ito mga sir, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-i-install at nagsisetup ng SPD clipless pedals at cleats. Kaya umpisa na natin! Bago tayo mag-umpisa mga sir, gusto ko lang liwanagin na ito ay yung preferred way ko ng pagsisetup or pag-i-install ng isang SPD clipless pedals at cleats. Tandaan natin na ang bawat rider ay merong preferred na position or angulo ng cleats. Ang video na to ay isang basic guide lang para sa mga available na adjustment sa isang SPD clipless pedals at cleats na setup. Yung first step na kailangan natin gawin mga sir bago tayo mag-install ng pedals, eh, syempre kailangan muna nating i-prepare yung mismong pedals bago natin ilagay sa bike. So ako, bago ako maglagay ng kahit na ano na merong tread sa bike, especially sa drivetrain, naglalagay ako ng konting grease dun sa mga treads. So yung purpose ng paglalagay mga sir ng grease sa mga treads is para hindi magbind or para hindi mangyari yung tinatawag natin na cold weld, kung saan nag-stack up or nagbabind or nag-weld yung dalawang metal na component. So itong paglalagay ng grease is for safety reasons lang, para mas madali nating matanggal sa mga susunod na panahon yung pedals natin sa cranks, or just in case na kailangan mo na ulit magpalit ng pedals, hindi ka mahihirapan na magtanggal. Isang side note lang mga sir, hindi natin kailangan maglagay ng grease sa mga threads na merong threadlock. So kagaya nung mga bolts ng rotor bolts natin kung saan meron yung threadlocker, hindi natin kailangan maglagay ng grease doon. Isa pang example ng mga bolts na merong threadlocker is yung bolts na ginagamit natin sa stem. So, tandaan natin na sa mga bolts na yon, hindi natin kailangan maglagay ng grease since mababaliwala yung threadlocker na nilagay mo. So ngayon mga sir, na nalagyan na natin ng grease yung mismong pedals natin, ang kailangan na natin gawin ngayon is, siyempre, ikabit to dito sa may mismong crank arm. So ako mga sir, bago ko ikabit to, usually nililinis ko muna or dinidegrease ko muna yung mismong crank arm, kasi yung dating pedal na nakalagay dito is siyempre nilagyan ko rin ng grease. So sinisigurado ko lang, or kailangan nating masigurado na malinis yung pagkakabitan natin bago natin ilagay yung bago nating pedals. So ako, nalinis ko na to kanina dahil sa makikita nyo, wala na yung dati kong pedal. So ang kailangan lang natin gawin ngayon is ikabit. So nasa drive side tayo mga sir. So ibig sabihin na para masikipan to or para mag-thread in to, kailangan natin itong pihitin papunta sa front side ng bike. So ako, ang ginagawa ko mga sir is hand tight lang muna. Okay? So i-hand tight natin to para masigurado natin na hindi nagko-cross thread. So sa hand tight mga sir, madali mong mapakiramdaman o maramdaman kung nagko-cross thread ang isang bagay or ang isang bolt. So, thread natin yan. Makita nyo. Okay, so ngayon gagamitan natin to ng 6mm na allen. Okay. So ako usually mga sir, nagtotorque down ako ng pedals around 10 to 12 Newton meters. So para sa akin, enough na yung torque na yon para hindi to mag-unscrew or lumuwag during rides. Kung napanood nyo na mga sir yung first look video ng pedals na to, by now alam nyo na na meron tong gauge para makita kung nasa ang part ka na ng adjustment dun sa retention system ng mismong pedal na to. So sa ngayon, sa makikita nyo, nandun ako sa may pinaka maluwag na settings. So dahil yung sapatos ko mga sir and yung cleats na ginagamit ko is medyo pudpud na, sisikipan ko to ng konti. Pero kung syempre, kung isa kang baguhan sa paggamit mo ng SPD na clipless pedals, ang advice ko is iwan mo yan sa may pinakamaluwag na settings para mas madali kang makapag-clip in and makapag-clip out sa pedals mo. So ako, lalagyan ko to ng 2 clicks. Okay. Para lang mag-compensate mga sir dun sa napupudpud ko na cleats sapatos. So, konti pa. Ano, konti pa.
Okay, so ngayon, so makikita nyo, nandun na ako sa second na line. So, ganun din yung gagawin ko sa kabilang side. Since double-sided to. So, tatlong clicks. Okay. So, 1, 2, 3. Para makapunta ka dun sa second na line. So, tatlong clicks on both sides. Ngayon, kailangan ko na lang gawin yon or i-replicate sa non-drive side. Ngayon, mga sir, na na-prepare na natin yung clipless pedals, ang kailangan naman natin i-prepare ngayon, syempre, yung pits na ilalagay natin sa cycling shoes natin. So, gusto ko lang liwanagin, mga sir, na hindi ito yung currently na ginagamit ko na cycling shoes. Ito yung gagamitin nating sapatos ngayon sa video na to kasi naka-set up na yung cleats dun sa bago kong sapatos. So, ito yung gagamitin natin and dito ko ipapakita sa inyo kung paano kinakabit yung cleats. So mga sir, para maikabit natin yung cleats, ang unang-una natin kailangan gawin is syempre tanggalin yung internals ng sapatos. So kailangan natin itong tanggalin. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung kailangan nyong ilagay sa loob ng sapatos. Mga sir, ito yung kailangan natin ilagay sa loob ng sapatos. So ito yung plate and yung mismong threaded na part kung saan natin ilalagay yung mismong cleats. So ito yung nagbibigay sa atin ng adjustment ng fore and aft. So makikita nyo, no, ito yung gumagalaw para ma-adjust mo forwards or backwards yung cleats mo sa ilalim ng sapatos. So ikakabit natin ito ngayon sa loob ng sapatos. So technically, mga sir, ganito yung magiging itsura na sa loob. So makikita nyo, no, yung plate, okay, yung silver na plate, so makikita nyo, nasa loob. Ayan, ayan, para mas makita nyo ng mais. So yung plate, nasa loob. Tapos ipapatong nyo doon yung may threaded na part. So yan yung, sa makikita nyo, yan yung nag-a-adjust, mga sir, ng fore and aft position natin. Okay. So isa pang tip, mga sir. So meron siyang dalawang side. So yung shiny na side. Okay, dalawang side yan. So yung shiny na side, mga sir, yun yung ilalagay nyo na nakaharap dito. Okay, siya yung nakaharap dito. So yung reason kung bakit siya yung nakaharap, mga sir, is dahil meron yung lock. Okay, so siya yung nagla-lock in place. Meron siyang parang dalawang grooves kung saan papasok yung mismong plate na yun. So kakapain nyo lang kung nasan siya. Tapos tsaka nyo ilalagay, syempre, yung threaded na part. So ngayon, papakita ko naman sa inyo, mga sir, kung paano sineset up yung cleats. So mga sir, ito yung tatlong component or tatlong part ng isang cleats. So ang unang-una natin kailangang ilagay is yung parang spacer. So itong spacer na to, mga sir, ito yung nag-a-adjust. So makikita nyo, no, gumagalaw siya sa loob ng cleats. Kasi mga sir, ito yung nag-a-adjust ng lateral movement ng cleats sa sapatos. So bukod dun sa forwards and backwards movement ng cleats, meron din yung side-to-side na movement. So makikita nyo, meron siyang side-to-side na movement. So ito yung nagbibigay ng side-to-side na movement sa isang cleat. Tapos, ang magla-lock doon in place, syempre, yung dalawang bolt na kasama sa pedals na bibili nyo. So mga sir, ang unang-una natin kailangan ikabit, syempre, yung plate o yung inner plate na ilalagay natin sa loob ng sapatos. So, ilagay natin sa loob ng sapatos. Then, ako, usually mga sir, ako tinutulak ko hanggang doon sa may pinakataas. So, makikita nyo, tinututo ko siya hanggang dito para dun ko sasaluhin ng bolts. Okay, para hindi siya gumalaw. So ngayon, lalagay natin yung sinetup natin kanina na cleats. So okay, kumagat na. Yes. So pag naramdaman nyo na kumagat, pwede na natin isetup yung isa. So tingin natin ang kabilang side. So ganun ulit, tutulak ulit paaban, pataas. Hanggang sa kumagat. Okay. Kumagat na yung pedals natin. So ngayon, mas madali ko nang mahawakan, mga sir. Nahirapan ako hawakan kanina. Ngayon, pwede na natin itong
Okay. So ngayon mga sir, sa makikita nyo, ganito yung itsura niya sa ilalim ng sapatos. So ngayon sa makikita nyo, luluwagan ko to. Okay, try kong luwagan. Pakita ko sa inyo yung mga adjustment. So yung adjustment, so meron tayong pwede mo siyang ilagay hanggang sa pinakababa kung saan ka komportable, or pwede mo siyang ilagay sa pinakataas. Ngayon mga sir, bukod, okay, dyan sa forwards and backwards movement, meron din yung movement ng side to side. Although hindi ganun kalaki yung movement na meron siya, pero pwede mo pa rin siyang igalaw. So sa makikita nyo, gumagalaw siya from side to side. Makikita nyo. So bukod sa side to side na yun mga sir, meron din siyang angle. So for example, ilalagay ko siya up front. Ngayon i-angulo ko siya ng konti papunta dito sa side na to. Pwede mo siyang gawin. Pwede mo rin siyang i-angulo papalabas. Depende kung paano mo gusto. So meron siyang tatlong adjustment. So forwards and backwards, lateral, and syempre yung mismong angulo ng cleats. So ngayon mga sir, ipapakita ko sa inyo kung ano yung setup ko ngayon dun sa cycling shoes na ginagamit ko. Eto mga sir, yung setup ng cleats na ginagamit ko sa cycling shoes ko na pang road bike. So sa makikita nyo mga sir, unang-una natin tignan yung angulo. So yung angulo ko is slightly naka-angle inwards, so papunta sa cranks. So makikita nyo, ito yung side, okay, ng papunta sa cranks. Pero kung sa mapapansin nyo din mga sir, yung position ng mismong cleats ko is more on the outside, hindi papunta o hindi papasok sa loob ng cranks. So ito yung side ng sapatos na nasa labas ng cranks. So makikita nyo rin mga sir, hindi ako nasa pinakataas na settings o dun sa pinaka forward na position, but nasa kalagitnaan ako nung sapatos. So meron tong 1, 2, 3, 4, 5. So nandun ako sa pangatlong linya mga sir nung palatandaan ng sapatos. So makikita nyo, so nandun ako sa third line. So mga sir, yung reason kung bakit ganito yung setup ng cleats ko sa ilalim ng sapatos is dahil kapag nagpepedal ako mga sir, napansin ko na yung tuhod ko is slightly pointed inwards. So para hindi magkaroon ng strain o para hindi masakit sa tuhod sa mga mahahabang rides, ginawa akong ganito yung angulo and yung position ng cleats ko sa ilalim ng sapatos. So kagaya ng sinabi ko sa umpisa ng video na to mga sir, yung position, yung angulo ng cleats is nakadepende sa isang rider. So bawat mga rider mga sir, magkakaiba tayo ng preference sa posisyon o kung saan tayo komportable sa mga cleats natin. So ako dito ako komportable, pwedeng hindi sa'yo comfortable ang ganitong setup ng cleats. So akong advice ko mga sir is i-setup nyo fairly neutral yung mga cleats nyo for the first time sa ilalim ng sapatos, and from there mga sir, mag-umpisa kayong mag-adjust every time na mag-ride kayo. So mag-take kayo yung mental note, mag-mental note kayo habang nagbabike kung ano yung nararamdaman nyo habang nagpe-pedal kayo, and from there mga sir, umpisaan nyong i-adjust yung mga cleats nyo. So ako mga sir, every time na nagpapalit ako ng cleats, minamarkahan ko yan para mas madali kong maibalik dun sa normal position ko yung bagong cleats na ilalagay ko. So just in case na magpapalit ako o kailangan ko ng palitan tong cleats na to, mamarkahan ko yan para mas madali para sa akin na ikabit yung bago kong cleats. Although hindi siya perfect, pero at least malapit ako dun sa preferred ko na setup ng cleats. And from there, konting-konti na lang yung mga kailangan kong gawin para maibalik dun sa dati yung feel ng bago kong cleats na ilalagay dito. So yun din yung reason mga sir kung bakit sa video na to gumamit ako ng lumang sapatos para ipakita sa inyo kung paano nagmamount ng isang cleats sa isang sapatos, since hindi madali na magkabit at mag-set up ng cleats every time. So yun lang yung reason kung bakit pinakita ko sa inyo gamit yung luma kong sapatos. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like, share! I'm Bong Salvacion and this is Komoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!